doon sa Powerline na naging televiewer ako talaga dahil palagi akong sumusulat sa kanya. Mula sa isa, unti-unti ring naliliwanagan ang marami pang mga miyembro ng kasundaluhan, lalo na ang mga nasa 25th IB na kanyang pinamumunuan noon. Yung batalyon nga namin noon, tinagurian na sa ibang batalyon na Kibuloy Batalyon na ito. Lahat sila, unti-unting nabago ang buhay, tinalikuran ng mga bisyo at bumalik sa kalooban ng ama. Sa katunayan, dahil sa pagiging masigasig sa pagpapadala ng sulat ni Brother Rivas kay Pastor Apollo at sa pagbabahagi ng kaliwanagang natanggap niya sa kapwa sundalo, ay binisita mismo ng hinirang na anak ang kanilang kampo. Just imagine, umuupa kami noon ng mga jeep para kung Linggo magsamba, no, kung saan man kami. Maraming milagro dahil unang-una, imposible sa isang tao na magbago katulad ko, lalo na sundalo. Pangalawa, yung kapital mo talaga, buhay mo lang. So, hindi ka naman pwede na umatras kung may gira na. Yun nga, lahat ng dasal nga, nagagawa mo. Pero noon, wala eh. Grabe yung protection ng Panginoon sa amin na pagbalik, nandyan pa rin. Ngayon, isa na rin sa mga nag-aling ng kanyang buhay sa amang makapangyarihan, si retired Colonel Roberto Rivas. Hindi mapantayan ang ginawa ng ating mahal na pastor sa buhay ko una, then sa iba ko pang mga kasama at sa mga mahal ko rin sa buhay. Sabi ko nga, he is not only my idol, he is my life. At dahil sa teknolohiya, wala nang nagiging malayo at mahirap abutin ng mga